kasaysayan namang magtatapos sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon lang muli may nakuha ng pinakamataas na grade weighted average na 1.016 makalipas ang 65 taon. Naitalaya ng BS Math summa cum laude na si John Gabriel Pelias. Mahirap lang at ulila na sa magulang si John, pero hindi naging hadlang yon para siya'y magsumikap. Sa loob kasi ng 4 taon, napanatili niya ang gradong 1 na siyang pinakamataas sa UP at 3 beses lang siya nakakuha ng gradong 1.25. Example, pag summer, minsan naaral ko na yung math for the coming semester. Kaya siguro yun yung dahilan kung bakit ako nakaka-cope up. Wala man ang tunay niya magulang, hindi naman siya nawala ng lolang umaagapay at siya niyang inspirasyon sa kanyang pag-aaral. Dahil masipag at matalino si John, pinagkalooban siya ng double scholarship ng universidad. Bukod kasi sa libreng matrikula, tumanggap siya ng allowance. Hindi ako bahagi ng isang ordinaryong pamilya. Naging pagsubok na lang sa akin yun. At saka hindi ko siya tinignan in a negative way kasi. Bihira ang gaya ni John, kaya naman pinagmamalaki siya ng universidad. At bilang sukli sa magandang edukasyon at tulong na kanyang tinanggap, papasok siyang guro sa UP upang ibahagi naman sa iba ang kaalamang kanyang natutunan. Gusto ko magturo way back in high school. Very fulfilling din. Congratulations, John! Magaling siya talaga. We're all very proud of him. At masaya kami na ngayon darating na Hunyo sa bagong semestre ay magiging kabilang siya ng aming faculty. Continue working hard. I know you'll be successful. John Gabriel Pelias, isang tunay na scholar ng bayan. Boy genius to, Mare! Boy genius! Sobra! It is our honor na kasama natin siya. Kaya sabi na nobody's perfect, pero bisita natin ngayon almost perfect na sa GWA na 1.016. Lahat ng grades niya, puro flat 1. Tatlong subjects lang siya nakakuha ng 1.25. Kaya eto na siya, kauna-unahang summa cum laude ng BS Mathematics ng University of the Philippines, ang 19-year-old na si John Gabriel Pelias. Good morning, John! Congratulations, ha? Congrats! Galing! Naabot ba natin yung 1? 1 natin kasi bagsak eh. Pero baliktad, parang highest naman eh. Uy, pero curious lang kami, ano yung tatlong subject na hindi ka nakakuha ng perfect 1.0? English, Filipino, and isa pang math. Math? Talaga? Anong klaseng math yun? Oo nga. O hindi na namin kayang intindihin yun. Oo. Sobrang factor equations, whatever. Anong taong dun sa math na yun? Elementary linear algebra na. Oh, okay. Elementary linear algebra. Hindi ko nga naintindihan mo siya. Oh, yun na, di ba? Ano yung feeling na isa ka sa pinakamatatalino naging estudyante ng Premier State University ng Pilipinas, ng UP? Siyempre, masaya po kasi, tsaka hindi mo expected. So, happily surprised. So, wait, the whole college life mo, ikaw ba ay, nanood ba kay sino ng mga barkada mo? Oo, talagang aral ka lang ng aral talaga. Ay, hindi. Hindi ako mahilig manood ng sine. Pero hindi naman ako yung tipo ng aral lang. Oo. So, may social life ka rin. Kung baga lumalabas ka, nagmamall ka, ganun, typical Filipino teenager sa thing. Hindi rin ako mahilig magmall. So, ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Ah, hindi. I only have my fun kapag nandun ako sa campus, meeting my friends. Doon na lang kayo nakikita-kita. Ano yung parang pag magkaasama kayo, parang nagki-quizby kayo, ganyan-ganyan. Ikaw, what is the square root of 391? Hindi po, hindi. For fun. Hindi naman. The usual routine. Tambay-tambay lang. Oo, tambay-tambay. Okay. So sa mga ibang sadyati dyan, ano may papayo mo sa kanila na gusto nila maging katulad mo na, 1.06, whatever. Whatever talaga. Hindi ko kasi kinaya. 1.016. Oh, kung gusto nila maging mataas ang grades, tulad mo? Siguro po, masasabi ko lang sa kanila, pagtrabahuhan lang nila. Mm-hmm. Huwag silang tamad, tapos get away with distractions. So, kwento mo nga sa amin, ano yung, just a little bit, kung ano yung naging study habits? Was there a particular time na nagsistart ka, at particular time na tatapos ka, ganun? Actually, wala nga ako eh. Parang, basta pag may free time, I take that opportunity, mag-aaral ako. Mag-aaral talaga. In fact, pag summer ko minsan. Mag-aaral talaga. Actually, lagi pala. Mas mahalagang tanong daw, bukod sa yung mga study habits mo, na may girlfriend ka daw ba? Wala. Kaya may oras ka mag-aaral. Oo nga. Oo nga pala. Galing sa gastos, pare. Oo naman. At inaanyayahan ka ng gazebo gang. Kung gusto mo rin lang daw ng tambay-tambay, pwede kang tumambay doon. Pwede ka daw ba mag-tutor? Ayan o! Ang daming pwede! Yung mga coding question nyo. At para mapatunayan ang galing na ating teen boy genius sa math, susubukan natin itong si John. Yan ay sa pamamagitan ng paglalaro ng Math Wii game na gawa rin ng iyong kapwa UP students. Have you played this game before?
Ngayon ko lang siya lalaroon. Nagka-practice kami kanina, just so kasi handle, di ba, pa iba. Yes, so, yes. Now we can try it. Okay, let's play. Hindi ko siya naintindihan. Ako rin. System mash, pie, di ba? Bala ka so, na categories, di ba? Let's choose a category. Feeling kong cute yung frog tour. Wala lang. Cute lang siya. Frog tour. Dahil may animal involved. Oo, di ba? Mami, isa Spidey naman. It's a froggy. Oh, so it's algebra. Wala ko ba si Dihenson, I'm sorry. 3x plus 9 equals. Bakit walang equals? O ikaw ba yung mag-equals? Ano ba? Ito yung question. Com arts nga pala ako. Parang Jeopardy, di ba? There's the answer, but you have to find the question to find yeah, there's the answer. I see. So, parang bang nag-backtrack ka? Kasi dati letter C lang lagi sinasagot ko, pero wala siyang C. Wala, hindi siya A, B, C, D. Correct. Darn. So, hindi ko siya masasag. So, okay, ito yung mga henyo na nakakaintindi, no? Kasi di ba, when do we take algebra? Second year, third year? Second year, third year, no? First? Nakalimutan ko na sa school namin eh. Ano, high school ka? Wala na talaga ako naalala. Pasakawa lang ako sa algebra, pero mga kids, parang medyo mas na-enjoy ko siya kaysa sa physics, itong algebra. Talaga? Parang kawawa naman, ay, basta ano, letter C lang isagot mo kailangan dyan. Kailangan siya magturo sa amin, no? Siya tumulong sa amin. Walang letter C. Multiple choice. Alam ko sagot dyan. Correct siya. Correct siya. Okay. Plus 1 equals. Kasi po, meron siyang time. So, we only have 3 minutes and 52 seconds left to answer everything. Let's see kung masasagot niya lahat bago pa tayo mag-time's up. May mga line-line. Mahirap din kasi yung control, yes, di ba? Kasi go. You have to manage the control as well. Mm-hmm. Correct na naman. So, ano yung price siguro nung anong pala kapag nasagutan niya? Yung fly, no? Uh-oh. Kasi kanina pa ako inaasar nung fly niya. Kumakay siya nung fly. Ayun, hinahabol-habol niya, yun. 4 times 2, may, minus 16. Sa mga kapuso natin, hindi nakakaintindi ng nakikita nilang math ngayon, okay lang po yung pare-pare. Okay. Lang po tayo. That's okay. Si John lang po lang kaintindihan. We're on the same boat. It's a big boat. That's right. So, it's okay. It's a Noah's Ark. Yes. Yan, mga hindi natin maintindihan. Mahirap. Tama ba ito? Kaya mo mukhang yan, John. Correct naman siya. Galing. Nakakabilib din naman yung gumawa nitong ano na to, di ba? Nitong program na to. Siyempre, mga kasamahan mo rin. Mga taga-UP. Okay na, John. Medyo na-challenge siya si John, kaya tama sige na. Sige naman, John. Sige, go. Pahinga ka na. Okay. Kaya maraming salamat sa pagbisita mo, John Gabriel Pelias. Ang keen, 19-year-old po siya na summa cum laude ng UP. We're very proud of you. You should be proud of yourself also, your lola also. Ayan, ikaw ang inspirasyon ng mga scholar ng bayan. Yes. He will go far, negative for sure. Plus 8. Okay. Kaya yung mga estudyante ng UP, abangan nyo si John, ha? Thank you, John. Thank you.